isang mahabang akdang tuluyan ang nobela na nahati sa mga kabanata. Nangangailangan ng panahong igugugol para matapos ang pagbabasa at kinakapalooban ng maraming tauhan. Ang nobela ay isang akdang pampanitikan na nagtataglay ng maraming tagpo. Tinatawag din itong kathabuhay. Katha sapagkat hinabi ang panulat. Likha ng manunulat ayon sa kanyang pananaw na dapat na maging anyo sa paksang tinatalakay. Buhay naman sapagkat ang isinasalaysay ay batay sa mga pangyayaring tunay na nagaganap sa buhay o maaaring masaliksik, masaksihan o kaya mula sa panayam. Ang nobela ay nagsimulang malinang sa panahon ng Kastila pagkatapos sumipot ang pasyon noong 1704. Ayon sa mga mananaliksik, ang parabola, mga aklat dasalan at Biblia ang pinagmulan ng mga tuluyang panrelihiyon. Ayon kay Agoncillo, ang unang napatalang mahabang kasaysayang panrelihiyon na pinag-ugatan ng nobela ay ang Barlaan at Josaphat. At ipinalalagay na kauna-unahang nobelang Tagalog kahit isang salin lamang. Ito ay sinulat sa wikang Griego ni Juan Damasceno, isinalin sa wikang Latin ni Jacobo Biblio, sa wikang Kastila ni Baltasar de Santa Cruz, at sa Tagalog naman ni Padre de Borja. Sa bawat kwento ay kinapapalooban ng iba't ibang uri ng tunggalian. Tao laban sa tao laban sa kalikasan, tao laban sa lipunan, at tao laban sa sarili. Sa akdang tatalakayin, bibigyan focus ng tunggali ang tao laban sa sarili. Ito ang tunggali ang nangyayari sa loob ng tauhan, kadalasang nakapokus sa moralidad ng isang desisyon o aksyong gagawin ng pangunahing tauhan. Pagbabalanse ng tama o mali at masama o mabuti. Maaari rin naman ito ay patungkol sa pagsupil ng sariling damdamin. Ang tauhan lang ang makakaresolba sa hinaharap niyang suliranin. Ang paghuhukom. Ang panahon ng tag-ulan, ng malamig at preskong panahon na tumutulong sa mga puno para magsibol ng mga bagong dahon at humuhugas sa mga karumihan ay hindi pa natatapos. Pagtuloy sa pagdating ang mga araw at gabi, kahit sa anong panahon, ang pagdaan ng mga araw ay sumaksi sa pagpapahid ni Fak ng balsamo sa kanyang mga sugat para mabawasan ang pamamaga sa kanyang mukha at ibsan ang sakit na nadarama ng kanyang loob. Habang dumadaan ang mga araw, ang mga sariwang sugat ay natuyo, nag-iwan ng mahabang pilat sa ibabaw ng kanyang kaliwang kilay. Ang mga araw at gabi patuloy na dumarating kay Fak. Pero ang mga dumaraang mga araw at gabi hindi na nakapagsasauli sa apat na ngiting nawawala sa bibig ni Fak. Katulad ding hindi na iyon mapipigilan ang kamay ni Fak sa pag-abot sa bote ng alak at pagdadala roon sa kanyang bibig. Kaya ang dumaraang mga araw at gabi ay sumaksi sa walang humpay na pagiinom ni Fak sa mga oras na siya'y gising. Ang pambubugbog na tinanggap ni Fak ng gabing iyon ay hindi lang nag-iwan ng sakit sa kanyang katawan kundi nag-iwan din ng katak sa kanyang isipan. Sa loob ay nakadama siya ng galit at pangangailangan makapagiganti. At nag-iisip pa nga ng paraan kung paano bubweltahan ang mga nanakit sa kanya. Natatandaan niya ng malinaw na 2 sa 3 taong sumalakay sa kanya ng gabing iyon na sina Tid Tieng at Tid Song. Kailangan makahanap siya ng paraan para ipatikim sa 2 taong iyon ang sakit at kirot na dinaranas niya. Gusto niyang puntahan ng mga ito sa bahay nila at suntukin sa mukha o magdala ng kutsilyo at saksakin sila hanggang sa magmakaawa mga ito na huwag nang patayin. Paminsan-minsan, napapanaginipan niya na nakaupo daw siya sa dibdib ni Tid Tieng at walang humpay na pinagsusuntok ito at pagising niya, damdam niya ay nagawa niya talaga ang nagawa sa panaginip at umahon ng kasiyahan sa loob. Gayunpaman, sa pagdaan ng mga araw, naglubag ang kagustuhan niya makapagiganti at unti-unti ay mabagal silang napawi ng tuluyan. Marahil dahil hindi si Fak ang likas na ganoong tipo ng tao. Isa siyang tao na ang gusto'y kapayapaan, natakot, makipag-away at walang sapat na kalupitan para pumatay. Naisip niya i-report sa pulis ang nangyari pero natatakot naman na balikan siya at salakayin uli ng pamilya ng 2. At hindi na matatapos agad ang gulo. Nang iwan na siyang lubos ng hangarin niyang makapagiganti, naisip na lang niya. Kalimutan mo na yon. Minsan ang sarili pa nga ang sinisisi niya sa pagsasabing hindi niya dapat pinukol ng nyog ng bata.